Hi everyone, so today is December 9 at 6:30 na ng umaga. So inabutan na ako ng araw. Magbabike sana ako ngayon kasi nandito ako ngayon sa bahay namin, sa aking mga nanay. So gusto kong makita yung bukid, yung cabs, kung ano na yung itsura kasi matagal na akong hindi nakakapag-ikot doon. Matagal na akong hindi nakadalaw dito simula nung nag-move ako sa Santa Rosa. So, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung lugar kung saan ako nakatira dati. Guys, ito yung bike ko, luma na siya. Akala ko kinakalabang na siya. So, ginagamit-gamit pala siya ni tatay habang wala ako dito. Ito yung gagamitin ko pag bike. Tara na, punta na tayo dun. Iiwan ko muna si Jaden kay nanay. Bye bye Jaden. Picture muna. Oh, wait. So guys, ito yung arko ng Lakeside na subdivision. Kung makikita ninyo, yung kalsada doon, kalahati gawa na. Yung kalahati, lubak-lubak pa rin. So last time na nakatira ako dito, parehas yung lubak-lubak magkabilang lane. So ongoing na pala siya na ginagawa ngayon. Mabuti naman. Yan yung way, dire-diretsuhin lang natin yan. Tapos makakarating na tayo doon sa bukid. So guys, nandito na tayo ngayon sa bukid. Medyo maingay lang, wala kasi kung mic na gamit, no. So marami na talagang naita yung mga building doon sa may cabs. Ayan no, tanaw na siya dito sa bukid. Tsaka dati wala pang harang to. So ayan, meron na siyang harang yung bukid na yan. Hanggang doon lang naman siguro yon sa may papaliko papuntang cabs. Inabutan na ako ng araw. Sinuot ko na yung cap ko. Cap pala ni tatay to, hiniram ko lang. So wala kasi ako masyadong mga gamit sa bahay kasi nga lumipat na ako na Santa Rosa, nandun na yung mga gamit ko. Nasisilaw na kasi ako sa araw, ayoko naman mag-sunglass. Guys, nandito ako ngayon sa bakanting lote dito sa tabing bukid. So itong nakikita nyong kahabaan ng kalsada na to, yan. Diyan kami dati, dito ko pala dati nagbabike. So maraming nagja-jogging dito, nag-exercise noon. Tapos kita mo dito yung kabundukan, oh. Kami yung kalawakan ng bukid. So maganda dito pag pasikat pa lang yung araw. Maganda yung view, lalo na yung langit. Kaso lang, tanghali na talaga akong nagising kaya hindi ko na inabot yung pagsikat ng araw. Good morning daw. Yan o, mga nagbabike. So ako lang yata yung nagbabike dito na Japanese bike yung gamit. Feeling biker lang. Pero gusto ko lang naman kasing mamasyal. Namiss ko lang tong lugar na to. So yung mga nagja-jogging dito, pag umabot sila dun sa dulo, pag uwi nila may mga dala na silang mga supot ng gulay. Kasi may mga nagbebenta dun sa dulo ng mga gulay-gulay. Mura lang yung gulay dito eh. Kasi nga tabing bukid to. So mga tanim-tanim lang siguro yan ng mga nakatira dito. Lampas na ako dun sa kalsada papaliko ng cabs. Mamaya na lang natin puntahan. So salamat pala kay nanay kasi pinahiram ako ng sapatos. And buti na lang kasi pa sa akin tong biking short ko. Kahit ng anak na ako. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga ganito na nagbebenta lang ng gulay sa tabi ng bukid. So siguradong mura lang yung benta nila dyan. So guys, yan no, mga nagja-jogging, mga nagpapaaraw. Yung si Boya nagpapaaraw ng likod. Dun sa dulo guys, hindi ko na pinuntahan, pero dun sa dulo na yan, may intersection pa dyan. Yung isa, papunta kung saan-saan dyan, pero may way din dyan, papuntang St. Joseph. Tapos, yung sa kabila, may way din dyan, papunta ng San Isidro, ng Mamatid. So, maraming lusutan dito, guys. Pakita ko sa inyo. Di ko alam kung kita pa sa Zoom. Ayan. Nakikita nyo, may mga sasakyan dyan. Ayan.
yung way na yan, kasi last time na binaybay ko yan gamit yung bike ko, Diyos mio marimar, parang hindi siya kakayanin ng bike ko kasi lubak-lubak talaga yung daan dyan papuntang St. Joseph. So ayun, hindi ko alam kung gawa na siya ngayon, pero hindi ko na lang pupuntahan para sure kasi baka hindi ako makauwi. Masira yung bike ko. Hindi naman ako magaling sa bike. Gusto ko lang mamasyal. So ngayon punta na tayo ng cabs. Balik tayo dito. Andito na tayo guys sa kalsada papasok ng cabs. So yan yung nakikita nyo. Ito yung Kabuyaw Command Center. So marami pong nagbabike dito. Marami ng mga sasakyan na dumadaan. Kasi marami ng mga nakatayo dyan talaga. Ayan o mga bikers. Ako lang yung feeling biker dito guys. So guys, tapat pala nitong Kabuyaw Command Center. Itong pag-call. Pero feeling ko parang hindi pa ginagamit tong building na to. Kagagawa lang. Yan o, makikita nyo maraming ambulansya dito. May mga fire truck. Yan o. Guys, nandito na ako sa pinakalooban ng cabs. Pakita ko sa inyo yung paligid. And guys, nandito din yung DepEd SDO Kabuyaw Clubhouse. Tapos dito katabi niya, Cabs Aquatic Center, Cabs Gymnasium, Multi-Sports Hall. Ayun o, kita nyo yung giant Christmas tree. Tapos dito sa likod ko, andito yung Christmas on display, pero sarado pa siya. Syempre umagang umaga eh. Mamaya pa yung hapon or paggabi. Pupunta kami dyan nila nanay mamaya. So guys, try natin pumasok dito. Kasi may bakod eh. Ewan ko doon kung may... Pero may nakikita ko mga tao doon eh. Pwede naman yata. Guys, ito yung Cubs Gymnasium. Yan o. Oh. Ang dami mga tao. Marami na kagad tao dito kahit umaga pa lang. So merong mga playground doon. So yan. Wala pang pailaw, syempre maaga pa. Katabi ng gymnasium, itong multi-sports hall. May mga estudyante dyan na mga naglalaro ngayon. So para akong tanga dito na nagbablog. So guys, dito din makikita nyo yung Kabuyaw Integrated Learning Facility. Ayan. Tapos sa kabila, meron pa dong gymnasium. Pwede din dong maglaro eh. So yung friend ko, si Ate Clarice, naglaro daw sila dyan ng kanyang kapatid before. So shout out to you Ate Clarice. Nagja-jogging ka ba dito? Kamusta ka na? Ayan guys. Tapos dito, ay hindi kita. So guys, katabi nung integrated school, eto na yung carnival or yung perya. Ayan. Try natin pumasok dyan. Di ko alam kung pwede ipasok yung bike ko eh. So guys, pumasok ako dito sa loob. Dala-dala yung bike ko. Ayan o. Sana walang sumita sa akin dito. Hindi ko kasi maiwan yung bike ko. Baka mamaya mawala. Meron naman paparkingan dun, kaso wala akong tiwala. So dito yung Christmas on display, yung mga may upuan na makukulay. Kagaya nung nakikita nyo sa post sa Facebook. Ayan o. Oh. Ayan siya. So may mga namamasyal na po dito. Open na open pala siya. Mabato nga lang yung kalsada. Yung daan pala. Ay. Ayan. So guys, pakita ko sa inyo yung kabuuan ng view. Ayan o, mga makukulay na upuan. Tapos ayan yung Christmas on display na sana sa Quezon City dapat ilalagay yan. Pero nandito na siya ngayon sa Kabuyaw. Ayan. Yung bike ko, ayan, dyan ko na lang siya iiwan. Nilock ko naman yan. Meron ding isa dyan nakapark na bike. Tapos may mga nagbabantay na guard dyan. Meron na rin mga nagpipicture-picture, mga naggagala. Punta ako dun sa harap.
So for today's video ay wala po tayong pakialam sa skincare. Bahala na manognog tayo. Kasi ang saya maggala. Namiss ko talaga tong lugar na to. I think 2 to 3 years lang naman ako tumira dito sa Cabuyao. Pero nung lumipat ako nung Santa Rosa ulit, ganito ko pala siya namiss. Ayan siya guys. Akala ko meron siyang harang sa harap para hindi siya maakyat. So pwede ka palang umakyat dyan guys. Meron siya hagdan sa magkabilang gilid. Hindi rin naman nagbabawal yung mga security na magpicture-picture. Guys, yung mga security guard mismo yung nagpipicture-picture. Nakakatuwa. Makulay ang Pasko sa bagong Cabuyao. True. Ang ganda siguro dito kapag gabi. So guys, yan lang muna for today's video kasi uuwi na ako at hindi ko alam kung ano na nangyayari kay Jayden. So binilin ko lang siya kay nanay. Pupunta pa sana ako ng Fishport kaya lang talagang tirik na yung araw, ang inip na. So yan, baka bukas na lang ulit ng umaga punta ako ng Fishport, maagang maaga. Bye guys! Jayden! Nakauwi na ako! Kumain na si Jayden? Ako na, papakainin ko. Hugas lang kami si Mami. Wait lang.